Good day! Welcome to my channel, Bake It Yourself. Today, I will share with you one of the recipes that I've tried from different sources, through trials and errors, until ma-meet ko yung prepared kong taste and quality. So, for today's vlog, I will share with you my Brazo de Mercedes recipe. Okay, so let's get started. First, preheat the oven to 160 degrees centigrade. On a bowl, magkakrak tayo ng 15 pieces of eggs. But, we will separate the yolk from the white. Kinakrak ko muna siya ng buo sa isang bowl bago ko i-separate. Kasi I find it na mas mabilis masira yung yolk or mas madaling masira yung yolk, mabutas, kapag ka yung shell yung ginagamit mong pang-separate. Kasi sharp yung edges ng shell pagka, you know, pagka bagong crack. Pag kinrack mo yung shell ng egg, sharp siya. Kaya ilalagay ko muna ng buo yung egg sa bowl. So, si-separate natin siya at ilalagay ko siya sa stainless bowl. Yung yolk. Kahit dalawa kagad yung kunin mong yolk. Safe yung yolk kasi hindi naman sharp yung kamay natin. And make sure na naghugas tayo ng kamay. At maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng cream of tartar sa ating egg white. This cream of tartar serves as an improving agent sa ating egg whites while whipping. And it gives us a super smooth meringue. Okay, so gamit tayo ng electric mixer. Haluin muna natin ito ng low speed para mag-dissolve ng mabuti yung cream of tartar. About 10 seconds lang, then bring it to high speed. At kapag naman umangat na ang egg white ng about halfway nitong mixing bowl, ay ilalagay na natin ang sugar at cornstarch. Pero ibabalik muna natin ito sa low speed to avoid na magtalsikan yung ilalagay natin. But take note, never stop the mixer cause it might interfere the rising process at hindi natin makuha yung full na alsa ng egg whites. And then back to high speed hanggang matapos at makuha natin yung super smooth at steep peak na tinatawag. Ibig lang sabihin, stable na yung dulo nung meringue pagka kumuha ka using the tip of your finger. Okay, so here's the pan na gagamit natin. Ito ay may sukat na 34 by 25 centimeter na may taas na 4 centimeters. And I lined it with parchment paper. Nasa ilalim nito ay naglalagay ako ng karton na ginupit ko parang stick. Kailangan overlap ito sa gilid. During baking kasi, hindi maiiwasan na may naiiwang space sa ilalim at doon nagsisimula yung paglobo. At yung sobrang paglobo ay nagkukos na mabiyak ang surface ng ating sponge. At ayaw natin mangyari yun. At sometimes during baking din, pag nakaka 20 minutes na, hinihila ko ito ng bahagya pag napansin ko nasasobrahan pa rin ito sa paglobo. Okay, lagay ko na to. Then, spread it evenly. Kailangan i-avoid nyo din na mayroong air sa loob sa paglalatag. Kaya kailangan yung sulok-sulok muna yung lalagyan nyo. Alright. Yung mga sulok-sulok muna. At this time, I will change my weapon to this. This is a scraper na may nipin. Nagamit ito to give design sa surface ng Brazo de Mercedes. At ganyan siya gamitin. Like that. Ulala! Diba? Cute. Okay, so ito na yung ating ready na meringue for our Brazo de Mercedes. Bake na natin ito. Okay, so habang binibake natin siya ng 30 to 35 minutes, gagawin naman natin ngayon yung peeling ng Brazo de Mercedes. Okay, on a bowl, ay gagamit tayo ng 7 pieces na egg yolk at 200 grams na condensed milk. Ihahalo lang natin ito dito. At 1.5 teaspoon of calamansi or lemon juice. But I prefer to use calamansi because I find it na mas effective yung tartness ng calamansi na pang-balance sa tamis at sa aftertaste ng egg yolk. And then,
Salang natin siya sa double boiler. Yan. Salt and citrus. Yung presence ng salt at yung asim ng calamansi will balance out the sweetness para hindi nakakaumay sa panlasa. Yung piling ng ating Brazo de Mercedes. At once naman na nag-i-steam na yung ating tubig, continuously hahaluin natin ito to avoid clumps. Naluluto na kasi yung egg. Kailangan pantay ito sa buong piling. At sa process na ito, we are actually reducing the excess liquid ng mga sangkap. Kailangan makuha natin yung soft-based custardy texture. Sa amin ng lapel. Sana ay magustuhan nyo yung quality ng audio namin ngayon. Okay, so ito na yung ating piling ng Brazo de Mercedes. Kung makikita nyo sa cam, ganito siya ka-soft. Magseset pa naman yan dahil medyo mainit pa siya. Yung butter na nilagay natin, medyo mas soft pa siya, magseset pa siya pag lamig niya. Okay, so set aside natin itong mga ito. At hintayin natin maluto yung ating meringue. So 30 seconds na lang at hahanguin na natin ito. Bababa pa siya ng bahagya pero okay lang yun. Bahagya lang naman. Okay, so wait natin ito na lumamig completely. Okay, so nag-cool na completely yung ating meringue. At kung napansin nyo, bumaba siya ng konti. Pero okay lang yan. Ngayon naman ay ipiflip natin ito. Pero bago natin gawin yon, make sure na i-sprinkle na natin siya ng combination ng powdered sugar at ng cornstarch. Para to avoid yung surface niya na manikit sa parchment paper na gagamitin natin. Okay. Ito ay 50% cornstarch at 50% na powdered sugar para hindi naman lasang wala yung surface ng ating Brazo de Mercedes. Okay. Nilagyan natin ito. At ganun din yung parchment paper na pagpapatungan natin. To make sure na hindi ito maninikit. Okay? Ngayon naman ay tutungkabi na natin siya. Pagka natanggal nyo na yung gilid, na-scrape nyo na yung gilid, then, tataob na natin ito. Okay? In 5, 3, 2, 1. Yan. Okay? Ito yung pinanghata ko kanina. Yan. At yung parchment paper natin. Sa bottom. Ta-da! Okay, so ngayon naman ay lalagyan natin ito ng lemon zest. So, to add fragrance and freshness. And make sure na yung zest lang ang mag-grate. Avoid nyo po na makayod pati yung white part kasi mapait na yun. That's it! Ngayon naman ay lalagyan natin yung peeling, lahat ng peeling na ginawa natin kanina sa hindi sa center. About dito, sa part na to. Dito natin siya lalagyan ng peeling. Okay? Okay, so i-add na lang natin itong natitira. Okay? So, ngayon naman ay i-roll ko ito para palaman natin yung peeling sa loob.
Okay? Yes, and not like this. So at this point, i-rest muna natin itong ating Brazo de Mercedes for 1 to 2 hours na naka-hold itong ating baking silicone mat to avoid surface from cracking. So after an hour or two ng pag-rest ng ating Brazo de Mercedes, i-slice na natin ito. Ta-da! Oh lala! So to avoid na madumi yung ating ano, bawat slice, kailangan meron din kayo naka-reading pang scrape sa inyong knife para hindi kumalat yung peeling. Pagka nga pala napansin nyo na namasa yung surface, pwede kayo mag-add ng cornstarch at yung powdered sugar na nilagay natin kanina. Chatting tayo. Okay, kung mapansin nyo, may nanikit na palaman. I-scrape nyo lang yan. And I will show you kung gaanong, how effortless na i-break natin yung ating sponge. Napakalambot niya talaga. Ano ba yan? Minikit. Ito yung sponge and yung peeling. You almost don't have to chew it. Para kang gumunguya ng bulak. Bulak. Para kang gumunguya ng bulak. And you know, ito, tagal ko na itong gustong sabihin eh. Isa sa maganda sa pagbe-bake mo, pagbe-bake it yourself, yung nakakapag-decide ka dun sa ratio ng peeling or at nung sponge. Kaya nakukuha mo yung enough ratio na gusto mo. Balance, hindi tipid sa palaman. Masarap. So thank you very much for staying with me until the end of the video. I hope na may natutunan po kayo sa recipe na ibinahagi ko and some technique sa pagbe-bake ng Brazo de Mercedes. I hope you give this recipe a try at home. At kahit po dun sa may mga bake shop, try this recipe. I'm sure na magugustuhan to ng mga customers ninyo. And when you do, please let us know on the comment section below, or you can send us a photo on our Facebook page, Bake It Yourself. So once again, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakiclick na rin yung bell button para updated ka sa mga latest baking tutorials ko. Thank you for watching. Bake It Yourself!